Okay. Hi, Marie. Again, I'm Chad. Thank you for sa pag-attend dito sa call, and I hope if there's a question Thank that you you're din. going ta na itatanong, free willing lang tayo, no? Hindi tayo masyadong hassle dito. So we want this call to be as fruitful as possible, pero hindi natin kailangan maging seryoso nang masyado. So I don't like that. Okay. Yeah. Okay. So if you want, you can introduce yourself first. So I'm Marie Fe Lazaro. So usually yung mga clients ko ang tawag sa akin, Marie. okay. Ang mga friends ko naman ay iba kasi yung nickname ko sa ano eh sa bahay or sa mga friends ko, pero usually Marie na lang para may medyo universal. Okay, Marie. So what do you do, Marie? VA din, usually ang mga tinatanggap ko na work ay related sa social media. Kaya Okay, so ano nga ako social na media manager ka. So cannot. tapos ano product research tsaka e-commerce 'yun. Wow. Ako kasi wala akong experience sa e-commerce eh. Na kung magtatanong ka lang Actually, about e-commerce, wala talaga akong alam. Kasi hindi more naman ako magtatanong sa e-commerce, ano thank lang, you. kasi gusto kong mag-focus sa ano, sa gusto kong maging sub-niche yung social media kasi yun kasi nakita ko doon sa profile mo na ano mo na specialization mo. Wow. So, so medyo ano ang ano ko kasi medyo left parang pakiramdam ko or sa tingin ko talaga left behind na ako dun sa ano kasi ang alam ko lang talaga sa social media is Facebook at ano Instagram. Usually hindi pa nga ako nakapag-Instagram kasi parang usually Facebook lang talaga. Pero yun lang sa link sa ano hindi pa tsaka sa Pinterest. Yun nakita ko kasi nag-post ka ng may ano ka dun eh. So, parang yun lang, parang need ko mag-upgrade doon kung talagang kasi yung gusto ko kasi talagang i-target na maging niche ko na ma-specialize ko yung Facebook ads tapos isa sub-niche ko yung social media. Okay. Kasi yun din siguro din yung gusto kong gawin kahit kasi may online business din ako. So, yun din talaga yung nasa track ko. Yun. Okay. Okay. So you want to master social media marketing. That is the goal. That is the prime goal. Okay, yeah, let's try to dig something up on this call about social media. Ako kasi, so, magkikwento muna ako para at least mabigyan kita ng vision from where I am now. So, ako kasi, yung pagpasok ko kasi as a virtual assistant, yun na agad yung ginawa ko kasi. So, I was, in year 2015, I was a Pinterest market. I am a Pinterest VA. The first thing is I designed Pinterest pins lang, parang graphic design. Hindi pa talaga ako Pinterest manager. Pero So, ano ka, may talagang may ano ka na inline ka na sa graphic designing. I hindi mean graphic hindi pa rin eh hindi din. nung nagsisimula pa ako kasi Inaral mo lang din siya. oo nagka-Canva lang ako kasi technically ang profession ko talaga dati is I'm an engineer, so wala talaga sa linya ko ang mag-design ng mga graphics, so inaral ko lang yung Canva, tapos nag-practice-practice ako, gawa-gawa ako ng mga quotes. So, nagkaroon ako ng client na nag-ask sa akin na mag-create ng mga quotes o mag-create ng mga Pinterest pins. So, doon ako nag-start. So, yung client na nag-hire sa akin sa Pinterest maker, Pinterest pins maker, eh, ako na rin yung nag-manage ng, eventually ako na rin yung nag-manage ng Pinterest niya. And then, I expand, like, naging VA niya na rin ako sa ibang areas. So, ito, hanggang nag-develop na rin ako ng website, ng ClickFunnels, tinuruan niya na rin ako.
Ako rin yung nagde-design. Kung alam mo yung ClickFunnels, yung landing creator, di ba? Naririnig mo naman siguro yun. So, yun. Actually, nakapag-try na rin ako dati sa client ko, pero hindi naman talaga... Maganda. Masaya siya. Nakakaaliw siya kasi magdi-design ka nga na parang medyo website yung dating ganun. Oo. Na ano lang. Pero actually, ate, website na siya. Website talaga ang click. Okay. Pero hindi ko na isang beses ko lang yung nagawa ay dun sa dati kong client. Actually, sila din yung nagturo kung paano ko gawin. Pero wala din talaga akong idea kung paano siya gawin. Tinuruan lang ako. So yun, doon lang ako nag-start. Tapos wala talaga akong proper training ng social media. Ang proper training ko is virtual assistant. Yung kung kilala mo si Jomar Hilario. Alam masyado kasi malaki yung freelance world. Ang daming mga sa OFF lang kasi ako member na medyo familiar ako dun sa mga admin pero at saka si Dulay, yun sa isa naman sa sa kabila. Oo, yun. Basta siguro courses like yan, mga courses. So nag-enroll ako sa course ni Jomar and then in-enroll mo social media din. Hindi, virtual assistant lang, just yung knowing how to use applications, knowing where to apply, yung simpleng siguro kailangan ko din bang mag-enroll. Simpleng course kasi lang. Kasi never pa ako naka-enroll eh. And then, kumuha ko ng Content Marketing 101 sa kanya. So, doon ko nalaman yung content marketing. Hindi ko na alam presyo ngayon eh. Pero, bumili kasi matagal ako. Matagal na. Sobrang tagal. 2015 na yun. Pero ingrained pa rin sa akin yung training. Ano yung downloadable courses? Downloadable course or kasi live or gano'n? Oo, downloadable. Or pang webinar, hindi naman. Hindi, downloadable course yun. Inaaral ko yun sa gabi habang nagtatrabaho ako sa umaga. So, ayun. Aral-aral lang ako. Content marketing. Tapos, online marketing. Like, parang yung mga basic ng how to do marketing. Yun, doon ako nag-start. Okay. So, pero VA lang din ako. Parang assistant lang ako sa email. Ganun. And then, yung client ko, on the job, tinitrain niya ako. Hindi ko alam. Napapractice ko na pala yung social media. Mm-mm. So, as you can see, sa Diet versus Disease, I'm the one who's creating like yung videos niya. I'm the one who's creating like posting yung mga posts doon. Yung video editing, inaral mo na lang din. Tinuro na lang din sa akin. Wala naman ako ka-video editing. Nakita mo naman yung mga video ko kung napanood mo yung video. Sa bag. Wala naman akong ina-edit. Oro lang, di ba? Ina-upload ko lang. Naiirita ako eh. Nag-edit ako konti. Medyo mahirap. Iba-iba kasi kahit pasabihin kasi natin na okay, sige, open ako sa mga skills. Pero yung may mga personality talaga din tayo na makikita natin na yun talaga doon para talaga tayo. Kasi ako, correct, nag-edit din ako ng video. Gusto ko siyang gawin. Pero, ba't gano? Parang hindi ako nagagandahan. Hindi ako natutuwa. Parang ayoko nang ituloy. Ako gusto ko lang yung ganito. Magsasalita ako. Mag-explain ako. May sasagutin akong tanong. Yun ang gusto ko. Pero syempre, you need to edit the video eh. Wala kang choice. Pero pag ganitong one-on-one, wala nang edit-edit yan. Upload agad. Pag napakulangot ako dito, hindi lang edit. Okay na yun. Ganun kanina nga yung call ko, kung saan na kami napuntang talagang free flow na yung kanina may call din ako. May call din kasi ako. Bigyan lang kita ng background kasi nag-start din ako noong 2015 kasi nag-start ako sa social media pagiging VA 2015. Sa social media din ako talaga. Uso pa yung Teespring noon. Talagang sikat pa yung Teespring. So ako yung nag-handle ng social media nung client.
part-time lang ako noon. Pero as in wala talaga din akong alam. Sinerge ko lang din yung work na yan eh, itong freelancing, yung pagiging VA. So wala din akong alam. So parang, pero nung ano na, tinrain niya ako sa e-commerce kasi nag-open siya, bago pa lang yung Shopify noon, almost bago pa lang. So tinrain niya ako sa Shopify hanggang sa, marami ako natutunan sa kanya na mga, ano, mga, sa e-commerce, sa Shopify. Ay, nakakaingit tapos, yan, yung Shopify. Ako kaso, nang... parang sabi ko, dahil hindi ako nakapag-focus doon sa niche ko, hindi ko na alam ngayon kung ano ba talagang gusto ko. Kasi, kaya kahit ano na lang yung work, ina-applyan ko talaga. Yung, sabi ko, bakit kailangan ko bang mag-focus talaga doon sa isang niche na mag-specialize ako? Or kung ano lang yung dumating? Or kung ano, sige, tanggapin ko lang ba ng tanggapin? Ganun. Anong bang sa palagay mo kasi parang ano eh, parang na ano na, kaya yung social media na left behind na talaga ako kasi napaano na ako sa e-commerce eh. Sa okay. E-commerce, yun, ganun. Ano naman yan eh, di ba may e-commerce social media? Baga, hindi ko kasi alam ang ginagalawa ng e-commerce kasi pag e-commerce kasi may mostly products eh. Mm-hmm. Di ba? Mostly products. Mm-hmm. Like yung mga ganito, 'di ba? Mga clothing, fashion. Mm. Kumbaga, ano 'yun? Meron din siyang niche ng social media about that. Pero kasi ako, ang social media ko is more about information based. Kasi ako highly trained. Let's say highly trained copywriter kasi I'm part of email marketing horde of Ben Settle. Kumbaga, nag-aral talaga ako ng copywriting. Kasi, for me kasi, ang... Nag-enroll ka din ng course na yun? Hindi siya course. I'm part of... Or... I'm part of the group talaga siya. So, monthly yun. May bayad. Monthly yun. May bayad. 5,000. Talaga. Pinapadalan kami ng newsletter talaga yung... Gusto mo pakita ko sa'yo. Asa na ba yun? Wait lang. If you can wait for 5 seconds, I can show you. Ah, sige. So, yun. Ito. So, email players. Mostly, I'm an email marketing specialist palaga. Pero kung titignan mo kasi, yung social media marketing skills mo kapag magaling ka mag-copywriting is magaling ka rin doon sa social media. Kasi social media ang backbone kasi niyan ating is copywriting. Mm-hmm. Everything you see is text. Everything you hear is words. Mm-hmm. Di ba? Everything you see in video is words. Kaya nga may video script. May yung sinusulat ko sa Facebook. Kung makikita mo, kada post ko, I don't know ah, I'm not sure. Pero parang very persuasive. Every post that I create is persuasion. Di ba? Sa social media ko. Every post that I create is fundamentally ingrained doon is copywriting. So, wala akong pinapost sa Facebook na hindi involved ang copywriting. Yun yung lagi kong ina-advise eh. Or binibigay, or hindi advice, or prescription sa mga gusto talagang gumaling sa social media or sa content marketing. Is that they study copywriting first. They study the fundamental of what they do. Parang, sasabihin mo kasi, parang tatangin mo ako, anong business meron ka? I'm a social media manager. Sasabihin ng isa, di ba? But technically you're not in a social media managing business. When you're a social media manager, hindi ka talaga social media managing business eh. You're in the business of persuasion. Persuading people to act on something. When you write something, you persuade them to act, to buy. Mm-mm. Diba? Or to join your group or to watch your YouTube channel. There's always a response na hinihingi or na may in-expect ka
when you write something call, like that. Diba? Parang call to action. Yeah, that is why it is called like direct response. Diba? Kaya diba, direct response, meron nag-hire. I need a direct response copywriter. So technically, there's always a response na gusto mo kapag nagsulat ka ng isang bagay. Hindi lang basta magpo-post ka. And that is the backbone of every social media is copywriting. Every tweet that you make, every LinkedIn post that you make, every post in Facebook that you make, every graphics that you make, every YouTube video that you upload, the back end is copywriting. Diba? Right now, I'm doing persuasion to you. Parang kinoconvince kita na tama yung sinasabi ko. Diba? Parang napapansin mo. So that is why. So yun ang ina-advise ko. Don't focus much on the social media. Social media is just the platform. The thing is, the skill that you are using is copywriting when you do social media. Diba? I hope you agree with me. Pero meron magre-resist eh. No. Yeah. Social media marketing is not copywriting. Pero hindi eh. Sa akin kasi, what I believe is that when you do social media, you always create posts. You always put captions on every post that you make, and that is copywriting. So doon ako nag-focus. I don't focus on social media. I don't focus on creating banner, creating ano pa ba yung mga marunong din ako gumawa ng sa copywriting ba tinuturo din yung graphics or yung text lang talaga? No, in the copywriting, they teach you the fundamental elements of what you've written. Each part. Diba? Yung intro, yung proof, diba? Proof elements. Para maniwala yung tao. So, kung mag-aaral ka ng copywriting, yun yung ma-mention sa'yo. Like, yung proof element, diba? Pag gumawa ka ng headline, syempre, may explanation yung headline na yun. Curiosity ba? Diba? May curiosity effect ba yung headline na yun? Diba yung pag nakaka-receive ka ng email kasi, merong classification on each headline or subject ng email yun. So that's the, basically the copywriting. So we study every detail. Diba? Putting testimonial on a sales page is copywriting. Diba? Saying data, like, pag ako nagsulat ako ng caption, di ba? May minsan may sisabi akong numbers. Di ba? Details, data. Kapag ka nag-report ng COVID, may numbers. That is data. That is proof element. Di ba? Yun yung copywriting. Medyo madugo, to be honest. Medyo madugo ang copywriting. Kaya, iba medyo natatakot aralin siya kasi malawak kasi siya. So ako kasi, ang focus ko is to, kaya ako nag-enroll dito, kaya ako part ng group na to, madami pa to, kumuha lang ako ng konti. So inaral ko talaga yung fundamentals ng brand building, copywriting. So as you can see on every post that I have, talagang, ewan ko, anong nararamdaman mo ba pag nare-read mo yung post ko? Like, hindi ko alam eh kung effective ba ako o hindi. Effective kaya. I mean, di ba? That's why you're in here in the call. Actually, yung mga nababasa ko sa post mo ay kumbaga bilang VA kasi syempre VA na ako. Familiar na siya sa akin na persuasion siya. Mm-hmm. Alam na ito yung mga talagang ito yung mga usually na caption sa mga ads or ano sa mga post ganon na hindi siya lang basta ano hindi lang siya basta pinost na walang purpose ganon. So familiar ako kaso kasi nung pero actually kaya naman ako na talagang
kasi nag-ano kayo, nag-friend request ka. Sabi ko, sino kaya? At hindi ko naman kilala. Sabi I'm doing Facebook marketing right now. Tapos ngayon, di, ako kasi kapag hindi naman ako nag-accept talaga ng mga tao na wala naman din akong magiging interest. Benefit. Interest. O gano'n, parang wala kaming mutual interest, gano'n. So sabi ko, VA din siya. Sige nga, tapos nakita ko yung ano mo, yung timeline. Sige, i-accept ko. Tapos, so yun, so syempre, nakikita ko sa feed ko yung ano mo, yung mga post mo. So nakita ko nga yung... Diba, yung bombard ng content, diba? Parang hindi kanya pinapatuloy. Lagi mo siyang nakikita. So sabi ko, nag-post ka nga na ano. Actually, yung iba bang video, pinanood ko siya. Kaya lang, since hindi naman, parang more on tips kasi yung mga video mo eh. Wala naman talaga siyang laman. Wala siyang masyado pang mga how-tos like yung MailChimp. Prepare ko pa eh. Kaya lang naman kasi ako talaga, sabi ko gusto ko siyang kausapin kasi gusto kong malaman kung, kasi talaga ako wala akong in-enroll na ano, na online course na paid. Puro free courses lahat. As in parang, kasi gusto kong malaman muna sa sarili ko kung ano ba talaga yung niche na para sa akin. Okay. Ganon. Kasi baka nag-enroll ako tapos hindi ko pala to, ano, sayang naman yung investment ko. So, yun, sabi ko, ano kaya, itong social media kasi, ako kasi may online business din ako, so parang gusto ko din siyang yung copywriting talaga, ma-importante nga. Mm-hmm. So, ngayon ko lang nalaman na kapag social media management ang kinuha, ang gusto mong i-target, dapat talaga mag-enroll ka ng copywriting. So, ngayon ko lang yun nalaman. Kasi that is the backbone. Kasi alam ko lang social media management. Although may mga idea lang ako sa copywriting pero not that deep na sa syempre sa alam mo kasi syempre nag-aral ka na. At saka ang alam ko din mag-reply sa messages. Ano naman yun? Normal naman yun eh. Kasi sa akin is inaral ko yung copywriting because that is my personality, yung sinasabi mo kanina. Yun yung personality ko as a person eh. Masalit. Kumbaga, I love talking. I love writing. I love communicating. I love negotiating. Yun yung pinaka gusto kong aralin, yung niche. So with that parang yung pag witness ko pa lang kasi ng copywriting, parang nag-spark na yung ano ko eh, nag-spark na yung alam mo yun, yung parang na-hook ka, parang naka-drugs ka nung inaral mo. Parang, where I am in the 20 years of my life, pa ganun. Parang, wow, bakit ngayon ko lang nalaman to? Parang ganun ba? Bakit ako nag-engineer, ganun? Bakit ngayon ko lang nalaman tong... Baka into business ka talaga, ganun. Bakit binigay sa akin? Ngayon ko lang nalaman to. Ang ganda. Parang, this is what I want. Isa pang point na ano ko, na nakita ko dito sa ano natin. Kasi ang, nung ano kasi, in between, kumbaga nagkaroon din ako ng Facebook ads na experience. Pero hindi naman ako nagkaroon ng, I mean, tinuro lang din sa akin. So, kapag nag-Facebook ads ka kasi usually all the way siya eh, from creation hanggang copywriting hanggang ano. So dapat din kasi yun din yung gusto kong i-target. So as in yung copywriting talaga yun yung pinaka magandang na ano ko ngayon na realize ko na dapat aralin ko kasi nga yung Facebook ads kasi since gusto ko siya. Although, hindi ko pa naman siya master. Hindi mo kasi siya ma-execute masyado kapag yung writing mo is... I know naman, may mga template kung paano mag-write ng caption eh.
Pero kasi, in the fundamental way of marketing kasi, you have to do the fundamental first. Eh? You have to do the basics first. Kasi so, dapat ba yung Facebook, yung one basic muna, ganun? Hindi, I mean, kasi yung Facebook marketing kasi, Facebook ads, that is the work. Diba? That is the platform. Parang yun na yung tool. Pag sabi mo kasi yung basic, as in basic ng copywriting or basic ng marketing, the fundamental way of doing marketing, bago ka pa mapunta sa marketing, ay sa copywriting. Like, content marketing kasi yan eh. What you post is content. So, yung content strategy, ang execution kasi niya is copywriting. Yung Facebook is putting that copywriting and putting it to the face of the people. Kasi you pay, di ba? Kumbaga, hinaharap mo lang sila dun sa copy na yun. Kumbaga, binabayaran mo si Facebook para ipakita ni Facebook sa number of people na ito yung interest. That is the tool. But what if Facebook get out tomorrow? Diba? Tapos hindi ka nag-aaral ng copywriting. Yung copywriting kasi, pag pumunta kay LinkedIn, pag may content strategy ka or content strategy ka na inaral, content marketing, pag punta mo kay LinkedIn at marunong ka mag-copywriting, you don't need Facebook ads. Diba? Parang magagamit mo pa rin siya. Wala akong alam sa ano yung link. Hindi, I mean... alam mo ba, matagal na ako may account dyan. As in, matagal na siguro mga 3 years ago. Ganun. Hindi, ang, hindi ko siya... Ang tinuturo ko lang sa'yo is, kahit saan kang pumuntang platform, importante yung copywriting. Gagamitin mo siya. Yun pa rin ang gagamitin mo. Diba? Yun pa rin yung gagamitin mo. Kasi, words eh. I need to market something. So before I can market something, I need to convince them. So what is the main skill that I will that I need to use in order for people to convince? Persuasion writing, which is copywriting, which is salesmanship in print. Diba? Copywriting, yun ang ibig sabihin ng copywriting eh. Salesmanship in print, to have a response. Diba? Direct response. So, yun yung inaano ko lagi. Every call that I have, yun yung naging suggestion ko. It's not the perfect way to do social media marketing, but kasi yun yung nakikita ko eh, sa client ko, sa tinuro sa akin, sa nakikita ko by observation sa market. So nakikita ko paano ginagawa ni client yung content niya. Nakikita ko. Kasi ako gumagawa eh. Ako yung naglalagay sa website, ako yung naglalagay sa social media. I know that copywriting is really the thing. Without copywriting, there's really no content. There's really no content to publish in Facebook. Diba? Facebook ads is just a way for you to publish it sa maraming tao kasi you pay. Kasi pay-per-view eh. Kaya nga pay-per-view eh. So yun. I'm not giving you this as like, hindi talaga 100% proof na ganun talaga yung if you want to improve your social media, this is really that the formula. But based on my experience that it, yun yung ginawa ko. And I guess, nag-e-effect naman kasi syempre, try mo yung mga Facebook ko. I don't know any one of you guys. I don't know. Every one of my friends in Facebook are strangers. Not unless we have this call. We have that connection. Wala akong ni isang pirasong relative sa Facebook ko. Because right now, I'm executing Facebook marketing. I'm adding people interested, might be interested with my content. Napansin ko lang, usually kasi nakikita ko sa mga coach, nagko-coach. Gumagawa sila ng pages na yung name din nila, yung brand nila. Bakit ikaw, ang ginawa mo, hindi page? Facebook lang?
Oo, as in Facebook account kasi, talaga. Ayoko. Tapos nag-accept ka ng, nag-friend request ka, ganun. Ganun lang. Ayoko ng Facebook page eh. Mm-hmm. Ayoko kasi ma-fix sa isang platform ating. Gusto ko na magkaroon ng ano. Ang goal ko, my goal is to grow my YouTube channel. That is my goal. Yun ang sasabi ko na sa iyo yung goal ko. But in order for me to go to that goal, I need to help people. Bakit ano, bakit hindi ko pa rin mag-gets, bakit hindi Facebook page? Kasi ayoko magbayad ng ads. Kasi hindi ka naman magbabayad ng ads eh, kasi kung organic lang naman siya. Hindi eh. Kasi pag friend mo kasi, meron kasing interrelationship 'yan. Kumbaga may pag Facebook page kasi, i-invite pa kita eh. 'Di ba? Pwede mo naman i-share sa ano mo, sa Facebook account mo, yung page mo. Kasi naisip ko lang, kasi maglalagay ka ng content, yung YouTube content mo doon sa Facebook page mo, pwede mo kasi siyang i-monetize. Ewan ko lang kung familiar ka sa monetization nung... Familiar ako ba? Yun, di ba sa YouTube kasi, di ba may monetization din. So, doon sa Facebook, pwede din siyang ma-monetize kasi original naman yung ano mo, content mo eh. So, ang ina-open ko nga sa'yo is that ang target ko talaga is YouTube. So, ang goal ko is that I don't want to spend in Facebook ads. But I can do a one-on-one salesmanship using friends request. Sa bagay, parang... Kasi ito targeted na to eh. Targeted din to kasi I only target people who is in the freelancing sites. I only add people in the freelancing sites. Every person that I add on my account have a common interest of being a VA. So it's targeted. Mm-hmm. Even though it's so small. Kasi kailangan ko lang ng engagement eh. As a social media manager, I need someone who's going to engage on my content to grow my YouTube channel. Diba? Kasi kailangan na yung YouTube channel eh. May SEO kasi yung parameter siya na. Kailangan mo ng social media engagement. But, I cannot go to that goal without helping people. Diba? Totoo. Totoo yun. So I'm helping people with my content, with everything that I know I'm putting it in. I'm giving all the way without the promise of earning. Diba? Did I ask you to buy my course? I don't have a course. But I give my time. I give my time, my effort, whatever. If there's a chat, if there's a question that is in the Facebook, I answer. Because I'm a brand. Hindi man kayo makapagbayad. But the real thing is I'm building connections. Diba? Kasi yes, alam ko yung I know the market eh. I know the market itself. I know what content that they need in terms of instinct then and market research. Diba? Kaya kasi sabi ko sa iyo, that's why you are inside this call because I already planned out it. Sound superficial. Medyo magulo eh. Kasi kung wala ka sa position ko, kung wala ka talaga sa lahat ng sa iniisip ko, medyo hindi mo masyadong magagrasp. Kasi iba yung training na napuntahan ko kasi. So we have different experiences. So right now, I'm opening it up para magkaroon ka ng vision. So tayo, may kanya-kanya tayong goal with using our social medias. My client, they want to get the emails, di ba? Mm-hmm. Tama ba? Kapag sa social media, okay. Kapag social, usually yung mga naghahanap ng social media manager. Kaya pag ako kasi nag-a-apply, kapag may Pinterest na o kaya may LinkedIn, hindi ko na sabi ko hindi ako marunong, hindi ko pa alam. Parang ano usually ka, ba ano bang mababa yung confidence mo mag-apply.
Okay. Kaya hindi ko siya usually ang ina-apply, mas mataas pa yung confidence ko i-apply yung e-commerce, pero medyo ano kasi hindi kasi masyadong masaya sa e-commerce kasi wala kang interaction sa mga tao. Yun nga eh. Kumbaga kaya nga ayoko nun. Kasi ako, nag-e-commerce ako sa sarili ko kasi mayroon din akong business na maliit. Pero, kaya ko siya gusto kasi lahat ginagawa ko. Ako kasi lahat ako yung nagko-customer service. Naglalasada ka ba? Nag-ano ka? Hindi, as in ano lang, sa ano lang lahat, social media lang lahat. Okay. So lahat ginagawa ko customer service, ako lahat nagpa-process ng order. Pero ang pinaka gusto ko sa lahat, yung kinakausap ko yung sabi ko, "Ma'am, baka may idadagdag ka pa." Ito pa ganun, yung ganun. Yung tipong lahat ano na yung ganun. Tapos pero pag yung ano na pagdating sa organization, medyo ano kasi ako doon eh, hindi ako masyadong mahilig sa organization. So pagdating yung mga clerk, ano tawag, secretarial job, yung secretarial works, medyo mahina, medyo wala akong patience doon. Pero kaya ko naman gawin. Yung patience lang ang parang nakaka-boring lang ba? Ayaw mo yung ginagawa na gano'n. Minsan gano'n din ako pag nagde-data entry ako eh. Mm-mm. Parang ano. Pag, pero tumatanggap ako, tinatanggap ko yun kasi opportunity. Oo, opportunity kasi yun eh. So, tsaka kasi minsan sa mga sa client kasi natin, minsan multitasking din eh. So, kung kahit na social media ka, manager or ano ka, at may pinagawa sa'yo na administrative work or something related sa data entry, at ano yun mo, syempre hindi naman pwedeng hindi kasi kasama yun sa trabaho. Oh. So ang tinatanong ko lang kung ano ba yung sa LinkedIn ba tsaka sa Pinterest, ano bang mga, kasi yung LinkedIn hindi ko siya, ano bang sabi ko, puro connection lang kasi yung nakikita ko sa LinkedIn eh. Wala kang makikitang picture, wala kang makikitang, hindi ka tulad sa Pinterest kasi, di ba, puro pictures, puro as in graphics yung makikita mo halos, tapos ganun as in ano na siya. Kaya ito, let me answer up first yung fundamental of each platform. Si LinkedIn kasi is made for business. Talagang it's made for business. Like, it's a B2B talaga. If you want to get hired, you make a profile and you look for people that's going to hire you. That is the thing. So, makipag-connect ka sa kanila. Yes, ganun. You have to make connections. Nandiyan na rin nakapaloob yung resume mo. Nandiyan na rin nakapaloob yung mga email ng mga tao na pwede mong kontakin if there's ano. And si Pinterest is para siyang Google na pag may hinahanap kang isang bagay like or may tanong ka, pwede kang magpunta kay Pinterest. So, try natin. Gusto mo, i-demo natin para mo screen share ko yung... Hindi, I mean, hindi naman okay lang. Ang gusto ko lang para malaman kasi, para mawala yung doubt mo eh. Mawala yung nagbabag sa mind mo kung ano yung Pinterest or LinkedIn. Hindi, I mean, ang gusto kong malaman yung... I mean, sorry ha. Sige ang gusto kong malaman yung... paano siya anong difference niya sa Facebook, paano siya ginagamit. That is why I'm going to show it to you. Ah, sige. Okay, i-demonstrate ko kasi mahirap pagsisabi lang. Okay, sige. We want to get out the bug out of your head para kasi right now it's bugging you eh. So as the moderator, as the host, yun yung goal ko. Parang mawala yung nagbabag sa isip mo. So si Pinterest is to. Nakita mo yung screen ko? Mm-mm. So, ito si Pinterest. This is one of the Pinterest of my clients. So yan. So si Pinterest, para siyang search engine. Para siyang Google. Mm-mm. Pero pag nag-search ka, like, tinipe mo health. Lalabas yung health. Something related about health, di ba? Pwedeng pindutin mo si remedies, pwedeng health about foods, di ba? So, pag kinlik mo yan, makikita mo yung image.
So, Pinterest means pin. Parang may corkboard sa bahay mo. Meron kang papel, pinin mo. Yun yung, kaya Pinterest. Pinipin mo sa isang sa board. Kasi sa Pinterest kasi ang tawag sa, may mga tawag kasi dyan eh, kung saan mo pinipin, ang tawag doon, board. So parang sa bahay, yung corkboard, may pinipin ka na something. So ito yun. A post. Post-it, parang ganun. Oo, yung pin na yan, it goes to a website. So that is traffic, di ba? So may sarili din siyang ano, parang may sarili din siyang platform na kung paano magagawin yung ads dyan, ganun. May ads ba siya? May ads din dito, Pinterest. Pinterest ads din. Pinterest ads. So So ginagawa mo din 'yun or may ibang gumagawa nun? Pinipindot lang 'yun. So pag kasi nagpin ka kasi may mga highly performance na pins na mapapansin ka like dito. Oo. Yung mga highly na nag-perform na pins mo. So, ipopromote mo lang din yun. Hanapin mo yun. Tika lang. Hindi ko na siya makita. Parang mas madali lang siya, no? Kasi pwede yung Facebook ads, komplikado. Pwede mong sabihin madali lang. Pero kasi hindi ko masyado ito ginagamit for paid, eh. Organic talaga dito. Ikaw din ang nag-a-analyze ng data. Oo. Ako yung gumagawa lahat ng pins. Ako yung nagpipin sa mga board. Ito rin yung mga data. Like, ito yung traffic. And makikita mo lahat dito yan. So, yun. Yun lang. Parang ano lang, they have a blog. Technically, they have a blog or a platform or a site. They pin their whatever yung blog nila. Like, ito. 80 incredibly good low-carb recipes. So, this must be, like, this is a recipe blog. A food blog. Ikaw na din gumagawa ng graphics. Oo, yun nga yung sabi usually, ko. Yun nga yung usually, sinabi ko sa'yo kanina nag-start tayo, di ba? Sinabi ko sa'yo, ito yung una kong ginagawa. Usually, anong mga apps yung ginagamit mo sa ano, ganyan? Graphics lang? Graphics? Uh-oh. Canva lang? Oo. Canva. Yung ano tapos, ano pang mga application ang importante sa Pinterest sa paggawa ng post? Yung Canva lang talaga. You just need Canva and Tailwind para sa scheduling. Parang hindi ko, ngayon ko lang siya narinig. Ito yung ginagamit naming scheduler, Tailwind. Pero itong, yung scheduler na yan, lahat na ng social media platform kasama na? Or Pinterest lang? I think pwede kang mag-post ng Instagram kasi yan, Instagram, meron. Okay. Pero ito naka-Pinterest lang siya. Ito basically sa Pinterest ko lang ginagamit to. Kasi Tailwind. Ito ano siya? Free ano yan? Free no, it's a paid. Okay. Yan. So ito yung mga pins. Ito yung schedules. Ni-schedule ko dito. So, syempre, may mga description yan, may mga URL. You can search like how to use Tailwind para at least makapagtanong ka pa ng iba. Kasi yung mga how to na yung, ayoko nang mag-deep down sa how to kasi masyadong mahaba para magiging Pinterest course na. Like, actually, ano ko naman, i-research na lang. Oh, research mo. Kasi baka humaba yung ano natin. Dati naman, ano naman. Ang gusto ko lang i-explain is yung basic fundamental ng platform. So sa LinkedIn. Ang ginagawa ko lang kasi dati dyan sa Pinterest, research lang. May pinag-research sa akin si client. Ito yung research mo to. Hanapin mo yung pinakamaraming, anong tawag sa kanila doon? Yung, ano bang tawag doon sa pinakamaraming, anong word ba yun? Anong, so, ano yun? So, yun. Di ba pina-research ka niya? So, that is the one way the platform works. But, nung pina-research ka niya, you're in the other end. Hindi ikaw yung marketer. Medyo ano na ako. Ikaw yung consumer. Consumer na ako. Pero kasi, on my part, I'm the producer. Yun. I'm the strategist. I'm the producer, whatever you call it. So, yun.
Yun mostly naging trabaho ko, like naging Pinterest strategist pa ako, naging Pinterest consultant. Simula talaga noon nung nag-start ka, nag-focus ka na sa social media, sa marketing, social media marketing tsaka copywriting ganyan. Oh, nung yun kasi yung una kong nalaman sa freelancing. Hindi ko alam yung mga Amazon parang tsaka parang ayoko noon. Natatakot ako. Yun. Kasi hindi yun doon ako nahuhook eh. Ang nahuhook ako yung paggawa ng content. Mm. Yung creativity. Yung gagamitan mo talaga ng creativity na paano ka gagawa ng content. Like sa YouTube channel ko, paano ko gagawa yung content, paano yung flow. Di ba? Yung sabi mo nga, yung mga unang videos ko, wala siyang mga how-tos. Kasi yung mga mindset building lang kasi yun. Parang hindi talaga ikaw yung target na market nun. Kasi ikaw experience ka na eh. So kung beginner ka, yung wala ka talaga alam, ikaw yung target ng content. So sa umpisa, yun talaga yung mga ginagawa ko. Saka maganda ngayon mag-marketing sa ano yun, sa freelancing kasi dahil sa lockdown. Yeah. Okay. Lagpas na tayo 30 minutes ba? Baka okay may gagawin ka. One hour talaga siya eh. Talagang sinet ko talaga ng 1 hour. Minsan nga sobra pa yung kagaya kasi kanina, tinuruan ko talaga siya ng step-by-step na LinkedIn marketing. Mm-mm. Yung ano? LinkedIn ba, ano, usually, ginagamit lang talaga siya sa, sabi niyo, business to business. Paano ko ba siya magagamit? Halimbawa, na hinire ako ni client. Usually, ano yung papagawa niya sa akin? Bakit kailangan niya ng LinkedIn? Because he wants to connection get leads. Then. No, he wants to get leads. Kailangan niya ng benta. Kaya niya papahanap. Okay. So, gagamitin ko yung sarili kong account doon kapag ganon? Or may sariling account si client? Ganon? Hindi, sorry, account niya. Hindi account. Kung account niya, syempre. Ano yun? Organic? Organic ba yun? Yung ano na yun? Yung mostly? Na yun? Mostly? Mostly. Kasi meron kasi application na Sales Navigator na nagbabayad ka na at least 5,000 per month para makapag-connect ka ng sobrang madaming tao. Like, pwede mo talaga siyang i-filter yung search mo. Doon sa pag may connection ka na, hindi ba madami kang connection, usually, anong ginagawa nila to sinasabi mong to make leads? Usually ba, mini-message talaga sila, ganon? Yun nga, yung sinasabi ko sa'yo, yung kaninang LinkedIn marketing session, tinuro ko sa kanya kung paano siya magme-message, yung fundamental ba? Bakit ka magme-message sa tao? Ano yung ime-message mo? Bakit hindi mo dapat kagawin to? Para makapag-usap siya sa'yo. Kasi you're talking to strangers eh. So when you're talking to strangers, yung tinatawag nilang cold emailing, ganun ba 'yun? Yung ba 'yun? No, hindi din. It's a cold outreach, hindi siya email eh. Pwede kang mag-cold emails sa LinkedIn, pwede mo kunin email nila. Pero yung fundamental kasi ng direct message ba 'yung tawag doon. Cold outreach. So tinuro ko sa kanya kung paano ka ba magda-direct message? Ano yung sasabihin mo? So, kung among ako. Pwede ba yun? Pwede mong panoorin. Yun nga yung may content yung video, ako about may video ka doon sa YouTube. Ganun. May video ako doon. So, yun yung in-open ko. In-explain ko sa kanya. Parang nilagay ko siya sa journey ko para makita niya. Kasi one-on-one kasi na to is kung mapapansin mo, hinihiram mo yung utak ko, ginaguide kita, parang hina-handheld kita para makita mo, ma-visionize mo yung sarili mo. Ah, ganun pala. Iba kasi pag nire-research mo lang eh. Nag-iisip ka ng iba kaysa yung ipipinpoint sa'yo ganito. Kasi nakikita ko, marami kasi ako, sumali kasi ako sa group ng mga advertisers. Ang dami ko nakikita ang mga advertisers na parang nag-fail sila dun sa mga ads nila. Bakit walang sales, ganun. Kaya din ako sumali dun kasi gusto ko
mas matuto pa deeper doon sa analyzation ng data. So, syempre maraming mga ano doon, kanya-kanyang experience, nag-share sila, ganun. Pero hindi, kasi ako masyado naka-usually talaga Facebook ads yung mga nakikita ko doon, at saka Instagram yung ano nila, yung mga target lang nila na ano, hindi ko alam po anong klaseng business ba yung, kasi pag sa e-commerce, usually Instagram, at saka ano, tsaka yung mga dropshipping kasi, usually dropshipping kasi yung mga naging experience ko. So kapag katulad sa iyo, iba kasi yung business mo kasi parang ano siya, service ba ang tawag sa inyo, service? Mm-hmm. Information based service. Oh, ganoon. So product pag ganun, din, parang, may product din kami, pero mostly kasi service. Information. Yung sa akin, oh, yung sa inyo akin kasi, tangible consumer na kino-consume. Like this one. Oh, tsaka dropshipping, usually dropshipping 'yun. So parang ang talagang karamihan Facebook at saka ano, saka sa Instagram. So hindi ako masyado talaga natuto sa ano, sa Pinterest. At saka yung LinkedIn, hindi naman siya na nagko-connect lang ako doon dati, mag-outreach ako sa mga supplier. Ganon. Pero hindi ko naiisip na hindi nga ako nakikipag-connect. Ayoko makipag-connect. Bakit pa ako makikipag-connect? Sabi ko. Pero lagi akong ini-email ni LinkedIn, sabi niya makipag-connect ka. So, hindi ako nakipag-connect kasi unang-una sa lahat, feeling ko, yung profile ko, hindi ko pa naaayos. Sabi ko, bakit ako makikipag-connect kung hindi ko pa naaayos yung profile ko? So, baka iwanan ako ng mga connections ko. Parang ganun yung nasa hindi naman. Hindi ka lang mag-a-appear sa search masyado pag hindi ka active. So, you have to be active on it. So, ako, sometimes I post. Siyempre, I have to practice what I preach eh. Paano nagpo-post doon sa LinkedIn? Yeah, mag-post ka parang Facebook. Oh, mayroon ganun. Hindi ko alam. Pwede ka mag-publish ng article. Talaga? Pwede ka mag- ah, talaga. Makipagkontsabahan sa mga tao. Hey, ang galing mo. Ganun. Yes. Ah, okay. Good job. Oh, okay. Alam ko na yung pakikipagkontsabahan na nagawa na namin kasi naginagawa din namin yun sa ano eh. Sa e-commerce eh, yung mga ganyan. Tsaka, usually kasi ang ina-outreach ko naman pag sa e-commerce, mga influencers, yun ang mga ina-outreach ko talaga. Influencers tsaka supplier. Yun. So, ako nakakapag, kaya ako, parang, mas gusto ko talaga yung nakikipag-usap sa tao. Gusto ko yung makikipag-usap. Kaso, pag yung dinilalagay nga ako sa mga ano eh, yung mga work na administrative work, talagang parang, medyo hindi siya nakakagising ng dugo. Yun. So, kasi mas ano, pag yung may kausap ka, kahit na non-voice yun, pero may kausap ka, ganun, may communication, ganun. So, nakakaano, tsaka pag medyo natutuwa yung kausap mo, natutuwa siya, masaya ka rin, may fulfillment ba. So, yun. So, yung sa LinkedIn, hindi ko alam na gano'n na may mga post-post pala. Talaga tinitignan ko lang siya, parang naghahanap lang ako ng pwede kong i-connect ng mga pwedeng client, gano'n. Pero hindi ko alam na may gano'n pwede pala mag-post. Hindi ko pa kasi siya masyado talagang in-explore. Isa-isa lang. Isa-isa lang din. Medyo ma-overwhelm ka kasi pag masyado account. Sa Instagram, nag-Instagram ka din. Oo, ako lang yung gumagawa ng content para sa client ko. Hindi ako nag-Instagram for myself. Kasi to be honest, hindi rin ako active sa Instagram. To be honest, 1 year talaga wala akong Facebook, wala akong Instagram. All I manage is my clients sa social media. Ngayon lang ako lumabas. So, I studied for email marketing, for content creation, for content strategy, copywriting. I studied for more than a year. Sa Udemy, yung Udemy ba? Tama ba Udemy? Mm-mm. Alam mo yun? Mm-mm. May, di ba may mga courses dun? Mm-mm. Advisable ba yun na mag-enroll din ng mga copywriting? Pwede, but pagka sa copywriting kasi I don't invest ng mumurahin na courses. Mm. I look for the people who really done it.
I see. So I look for A-list copywriters like Paris Lampropoulos. Pero saan mo siya ano, saan mo siya kasi Udemy lang ang ano ko at saka yung iba kasing mga nakita ko mga online courses, usually mga Pilipino yung mga nakikita ko pero parang wala pa akong na gusto ko din sana Pilipino yung kaso wala parang wala pa akong makitang Pilipino na nag-offer ng copywriting puro ano puro, kasi nga mahirap siyang gawin ating hindi talaga siya yung simpleng aaralin mo lang na course. Copywriting kasi... Sana pala gumawa ka na. I mean, kasi ako na nga yung nag-extend, di ba ako, kumbaga. Ibig sabihin sana, ano, gumawa ka. Yes, in kompleto, may fundamentals na, basic. Yeah, we go to that, like, as a content sa YouTube. Mm-mm. As content, each and every part of the fundamental. Kasi ngayon pinaprepare ko pa lang talaga yung content eh. Yung nakikita mo content, nakikita mo content sa YouTube ko, it's just like, parang wala pa talaga yun yung utak ko. Oo nga. Pero mindsetting nga yung mga, tapos persuasion, mindsetting. Wala pa talaga tayo sa... Ano na, mga tips into to, parang mga tips, gano'n. Para ganahan lang ako. Pero marami, actually, ano eh, kasi ako minsan nag-aano ko sa hindi ko din kasi ma-share parang naka-friend yung mga ano mo, mga posts mo. Mm-hmm. Yung kasi minsan kapag may mga nagtatanong kasi sa akin, ako kasi pag may, hindi ko alam kung tama yung attitude ko na ganun. Kapag may nagtanong kasi sa akin ng, "Uy, paano mo mag-home base? Paano ba yung work mo?" Tapos kapag yung kinausap mo na siya, sabi niya, "Ay, ganun ba? Paano ko?" Yung parang, hindi ko maramdaman na ano, gusto mo ba talaga? Matyaga ako. Parang, kasi pag ganun, parang, sinasyaga ako isa-isa. Kapag naramdaman ko na hindi siya motivated, parang, kailangan ba talaga? Kinakabisado ko kasi yung audience ko kasi. So, I need to really talk to them. Ano yung inakausap ko sa kanila, anong background mo, mm-mm, ano yung pinag-aralan mo sa buhay mo, kamusta ka na, ano yung, bakit mo gustong gawin to? Like yung isa, gusto ko maging VA, sabi niya. So maging VA. Opo, gusto ko maging VA. Tapos, okay, kung gusto maging VA, you write me 100 pieces of why you want to be a VA. Put it on a piece of paper. Kini-filter ko sila kung gusto talaga nilang matuto. Bigyan nyo ako ng isang daang rason bakit mo gusto mag-VA. So, by just asking that question, I can filter the people who just want it but not the action takers. Pero nakikita ko talagang may nagpapasa. Ito po yung mga reasons ko. Okay, you passed the first test. Now, this is the second test. Naka-prepare na yan. Gumagawa ako ng template. Ito yung susunod mong gagawin. Okay, pag nagpasa sila, pag ginawa nila yun, yung third, ito na yung gagawin mo. So, na-explain ko na doon. So, parang may course ako na libre lang. Sa outline mga, na. Outline lang sa mga beginners talaga. Mm-hmm. Ako naman, gusto ko din makatulong doon sa mga beginners. Pero, wala pa kasi akong... Masaan sa ulo eh. Wala, ang... Huwag mong pasakitin yung ulo mo. Totoo lang, masakit sa ulo. Sige, you're going to spend time eh. Mm-mm. If you're not willing to do that, don't. Kasi, actually, hindi naman ako nagpo-post na ano. Yung parang ano lang, kasi alam nila na may yung iba may idea, mga sa mga friends list ko, may idea sila na yun ano yung work ko, work ganun. Ko. Tapos, paano ba yan? Pwede ba ako dyan? Oo naman, pwede ka dito. Sabi ko, kahit sino pwede. Basta willing ka lang. Sabi ko gano'n. Tsaka matyaga ka. Sabi ko gano'n. Yung willing kasi na yun, very rare yun. Mm-mm. Sampo isa o wala. Wala pa. Yung willing ka tapos, basta willing ka. Actually, kahit madami kang time kung hindi ka willing. wala. Hindi pwede. Tama, sabi ko gano'n. Eh kasi, pag nagtanong sa akin, tapos,
wala akong kasing ganito eh, wala akong ganyan. Parang pag doon pa lang, ay, ang daming excuse, parang ganun. Kasi ako dati, ang ginamit ko talaga nung unang simula ako, as in, parang lumang-lumang computer na ano, na hindi ko maintindihan kung gagana pa ba. That is why. 2015. Pinagtiyagaan ko na lang, sabi ko, hindi naman tumawag si client. Diba? Basta in-interview na lang ako sa Skype. Sabi ko, buti na lang kasi parang hindi yata gagana yung ano. Kasi, tapos ang internet pa namin noon ay yung parang prepaid na ano, ganon. So, hindi pa siya talaga, hindi siya wired. So, ano, kaya talagang, ano, so, pero lahat naman yun, pinapasalamat ko talaga sa Panginoon kasi siya naman lahat ng ano eh, ang ano talaga, nagbe-bless ba? Kasi gusto lang ng, ang gusto niya lang kasi talaga yung mag-work ka din, work out mo din yung kung ano yung ano kasi siya naman magbibigay din naman ng opportunity. So, yun. Yun lang. Ang ano ko lang is dealing with beginners, dealing with people who doesn't have the idea. It's hard. But what the goal is, you give them a vision. You don't teach them talaga, but you just give them a vision of what you see na may papakita mo sa kanila, na makikita nila yung sarili nila. Like yung lifestyle. This is our lifestyle. We just work from home. So, we're telling that dun sa content natin, para ma-persuade sila. Ay, ganun pala dapat. Kasi ma-obserbahan ka naman nila eh. Ano yung ginagawa mo? Saan ka nagtatrabaho? Diba? Mm-hmm. Yun. Teka, so, tinitingnan ko yung ano mo eh. Ano? Nagnatingin ako dun sa prop, ano mo. As in, karamihan kasi nung mga ano mga post mo ay ano walang ayun as in puro halos text ganun text yung ano words lang hindi ka naglalagay ng mga masyadong graphics. Oo, gusto words ganun. Lang copy lang. Itong copywriting ba pag nag-aral ka ng fundamentals niya may parang meron ka bang meron na tong ano parang ito yung susundin mong steps, tapos personalize mo na lang, parang ganun. Or, as in, mag-iisip ka ng sarili mo. Or, yung parang, alam mo yung parang may script na siya, ito yung script. Pag ito yung customer mo, ito yung script. Or talagang mag-iisip ka, ganun. Yes. Kaya gusto ko yung copywriting is that you're going to put the creativity, your creativity on the line. You're not just going to copy people. You're going to think creatively. You're going to connect things. Di ba? Parang, mahaba kasing istorya pag kinuwento ko sa'yo yung big yung step-by-step. Pero yun nga ang in-explain ko. Copywriting is salesmanship and print. So, syempre, pag nagsusulat ka, ikaw yun. Kung paano mo nakikita ang bagay, paano mo siya nararamdaman na pwede mong ibenta ng ganito, ikaw yung nagsusulat. So, ikaw yung magkikwento. Diba? Kikwento mo lang sa kwento mo. Para tayo, nagkikwentuhan tayo. Di naman kita binibentahan eh. Pero you want to get into it, di ba? So, I give you details. May proof. Parang salesmanship. Ano pang mga nakakonect na ano, na parang interconnected siya, katulad ikaw. Kasi nakikita ko din dun sa mga job post yung email marketing. So, sabi mo kanina, may email marketing ka din. Mm-hmm. So, ano ba yung mga job na interconnected siya sa social media management? Social media management, pwede rin siyang ano, kasi interconnected siya sa Facebook ad manager. Oh, sa lahat eh. So, sa YouTube din connected siya kasi i-share mo sa social media.
Hindi kasi social media din kasi yung YouTube eh. So, oo. Parang ano pa ba nakikita kong job sa ano? Sa bagay, lahat naman ginagamitan ng persuasion eh. Maghahanap ka ng influencer, Yun nga yung sasabi ko sa'yo. At the beginning pa lang, ang inaral ko, hindi talaga nakabase sa platform. Hindi siya platform. Actually, yung pinaka-importanting word kasi talaga sa marketing, or siguro most important word sa marketing, yung persuasion. Kasi yung magpo-persuade ka talaga ng tao. Yeah. Diba? Persuading people without them feeling na binibentahan mo sila. I don't really sell it. But I want them to ask for it. I want them to ask. Diba? Kasi ba, minsan natutuwa kasi ako dun sa mga online seller na ganito kasi yan. Ganito yan ha. Kung ako nagbebenta ng social media marketing ngayon at binigyan na kita, tinulungan na kita, anong mapifeel mo? Diba? If I have a course and I will pitch you, ito yung course ko regarding to this. This is what it is. Mm-hmm. So, mataas na, di ba? Mataas na yung percentage na maklose kita. Let's just link na mayroon akong course. Wala naman talaga. So, mataas na yung percentage. So, that is persuasion. Di ba? Kasi usually yung mga coach kasi Pilipino, di ba? Kapag nag-free... may free courses sila, mag-ano sila ng free courses. So, itong free courses, may certificate kang matatanggap. Free din. Hindi ako naniniwala sa certificates. Tapos, actually, ang ano kasi doon, ang ano ba tawag doon? Ang sistema talaga doon. Kaya nila bibigyan ng certificate kasi mag-iiwan ka ng email address na pagpapadalahan nila ng certificate, which is a thing para maano no, pa nila that, sa... that is not the prime goal. That is not the prime... Para mabentahan ka nila ng paid courses. No, that is not the prime goal. Bakit nila pinapakita yung certificate? Kung iniisip mo na pinapakita nila para makuha nila yung email mo, hindi. Pinapakita nila yung certificate na yun. For example, this is the certificate with your name on it. With someone's name on it, ha? Ikaw yung nandito ka, nakatingin ka dun sa certificate. Pinapakita nila yun. Sa baba. Hindi. No. Not. Pinapakita nila yun para sabihin sa'yo, sa mukha mo, na hindi ka in sa amin. So, if you don't have this, talaga. If you don't have the certificate, you're not one of the cool kids, di ba? You're not with us. Pinapa-feel nila sa'yo, hindi ka kasama sa amin. So pag meron ka nito, cool ka. But to be honest, the certificate doesn't really mean a thing. It doesn't prove that you are good. It's just complete bullshit. Actually, ako naniniwala din ako. Kaya minsan pag may mga client ako nag-ano ng certificate, binibigay ko yung link or yung certificates ko. Pero sa totoo lang, that doesn't change. Hindi ko ma-explain niya. Ano ba yung certificate ko? Ano ba natutunan ko? Yes. Parang the purpose of the certificate. Iba talaga pag yung na-experience mo yung bagay na yun. Tama. As in iba. Kasi kapag yung katulad no, nag-ano ako ng SEO course. Nagigets ko yung flow, nagigets ko yung ano. Pero kapag hindi ko siya ginawa, sabi minsan nga sabi ko, sana may mag-ano sa akin na client kahit ano, $1 per hour lang. Basta magawa ko lang siya actual. Para titingnan ko kung effective ba yun or ganito ba talaga siya. Ganun. Kasi at least biniyahan ako ng $1 per hour na kahit pa paano, may natutunan pa ako. Yun nga eh. Ang ano ko sa dyan kasi Marie, like I calling you by the name, is that copywriting, our people, yung copywriters kasi, we are designed to think that there is something lacking on you. Mm-hmm. That
we have to say to you that you have a problem. You have a peaking, you have an aching point. We want to feel you, we want to make you feel that you're lacking something. Yeah? Sometimes we show them, we show proof. Hey, you're not bad with us. Pag wala ka nito, di ba? Minsan pag bata tayo, eh, pag wala kang laro, hindi ganito yung ano mo, syempre, di ba? Parang hindi ka indoon sa mga kids na meron. Wala kang bike, di ba? Parang ganun lang din yun eh. Di ba? Yung mga friends mo may bike, ikaw lang wala. Anong feeling mo, di ba? Parang bibili ka din ng bike. Gusto mo bibili ka rin ng bike kasi pinapakita nila sa'yo, eh, di ka in, wala kang certificate. Actually, nung pinost ko din yung certificate ko, madaming nag-comment. Pero sa totoo lang, walang kwenta. Pero sa totoo lang, ano ba itong certificate na to? Alam mo yung kinakongrats nila ako. Pero sabi ko, itong certificate na to, walang-wala to dun sa mga na-experience ko in the process. In the process ng yung pain ng process na na-experience mo sa freelancing na ito yung mga rejection ko, ito yung mga ano ko, kaya yung ganun. Parang yung certificate na yun, wala lang, pinost ko lang siya kasi ako, may mga interesado din pala, ganun. Tapos pag free lang yan, sabi ko free, ano, sabi ko pwede naman kayong mag-ano. Kaso medyo yung SEO kasi hindi naman talaga siya pang beginner eh. Mm-hmm. Parang ano siya, interrelated siya sa isang job. So usually pag yung mga pang beginner na mga courses, yan pag beginner ka pwede ka mag-start sa social media, pero sa copywriting yung sinasabi mo iba pa siyang level. Kasi nga ang pagkakaalam ko kasi talaga ng social media management, magre-reply lang ako sa Facebook, magre-reply ako sa direct message ng Instagram, magre-reply ako sa ano, sa as in ganun, yung i-grow mo yung ano niya, yung ano, pero yung deeper pala yung iba yung nagagawa ng copywriting. Kasi nakikita ko yan sa mga job posts eh. Copywriter, ganun-ganun. So, pero ano, to be honest, yung mga job posts about copywriter, they don't know what copywriting is. Mm-hmm. They're just hiring copywriters, but they don't know what the specific copywriting is. They don't even know what type of copy is good. Mm-mm. Kaya nag-hire sila. Mm-hmm. But technically hindi nila alam eh pag nag-hire sila, hindi paano nila alam gawin kasi hindi naman nila naaral. Hindi nila nalalaman kung ano yung magandang talagang copy kahit ihampas na nila, ihampas na sa mukha nila na ito. Mm-mm. So mahirap din. Sometimes nadidevalue yung mga copywriters because yung nag-hire is they don't even know. At saka yung minsan yung nag-hire after din sila sa per hour, yung sa rate. So kapag kahit ano, valued copywriter ka tapos that is, yung rate mo mas yun, kaya minsan sometimes hindi ko binebenta yung copywriting ko. Hindi ko talaga binebenta yung copywriting ko. I sell my social media marketing with the use of copywriting, but I don't sell my copywriting kasi nade-degrade yung art. Mm-mm. Kaya ako, ina-apply ko na lang sa sarili ko kaysa ibenta ko ng mura. Or kaysa, di ba? I know how to create content na eh. I know to make, I know how I can grow this YouTube channel, how I can build my audience. Mm-mm. So, yun na lang ang focus ko. Kaya kapag hindi ka pa nagsasubscribe, binibigyan ng call to action. Kaya kung hindi ka pa nagsasubscribe, you can subscribe now. Joke lang. Nakapag-subscribe na. Yun yung inaano ko. Sabi ko sa kapatid ko, kasi nag-start din siya mag-freelancing, sabi ko. I-subscribe mo nga ito si Chad, sabi ko. Kasi nag-start pa lang siya eh, sabi ko. I-subscribe mo siya para may idea ka dun sa... Ka kasi siya, ano siya eh, actually, interrelated din yung job niya sa, ano, kasi nag-graphics din siya eh. So, usually, kasi may mga client minsan, kapag gusto ka nila at kaya ng oras mo, gusto nila ipagawa lahat sa'yo. Yung alam mo yun, yung hanggat maaari, ayaw na nila ng ibang, ano, yung ibang agent. Tama. Para mas gusto nila na,
kung kaya naman ng oras mo, ikaw na lang gumawa, baka pwede. Parang ganun. So parang napapa ano ka na din, napapa sige nga i-research ko nga tong skill na to, anong pwede kong magawa, YouTube, Google. So parang ganun. So sabi ko sa kanya, iano mo to, iano mo siya, sabi ko, tsaka baka pwede ka ring makahingi sa kanya ng mga tips, ganun. Kasi siya naman naka-line naman siya nga lang sa graphics, pero sabi niya kasi meron kasi siyang gumawa siya ng page niya, parang related sa graphic designing yung page niya. So parang doon niya minamarket yung kanyang sarili din. So ganun. So sabi ko, baka may matutunan ka sa marketing. Yun nga, ang advice ko lang sa kanya is don't just ask the person kung ano yung paano ka matutulungan. Before you ask, try to observe what he's doing. Di ba? Parang i-observe mo yung tao na yun. Ano yung ginagawa niya? Bakit ako na-attract sa kanya? Bakit ako na-magnetize sa kanya? Bakit kailangan ko mag-message sa kanya? Ano yung ginagawa niya? What is he trying to do? Di ba? Like ako, di ba? Nakikita mo ako. Ano yung ginagawa ni Chad? Bakit kaya hindi niya ginagawa ito? You try to... Kung, di ba, you try to puzzle. I-puzzle out mo siya. At niya kayong ginagawa ito. Ano kayong training niya? Di ba, sa'yo kasi, di ba, nagtanong ka sa akin social media. There's a little bit of something about Chad na may training siya sa social media. Diba? Mm-hmm. But meron kakaiba sa kanya eh. Yung pala, nung nag-jump ka sa call, hindi pala yung channel sa social media. Nagka-copywriting pala siya. Di ba? So, siguro yung mga client din. Kasi pag nag-gumagawa sila ng mga ng headline ng or title ng job post, hindi din talaga nila alam kung ano yung hinahire nila. Kaya minsan, ano din, ay wow, mali pala. Parang ganun. Wow, mali. Hindi pala ako ang kailangan. Hindi pala ito yung hinahanap. Oo. Oo, hindi pala akong kailangan or hindi pala siya, ganun. So, yun ang mga konting realization is right now, ako nga, I'm being open, like, I'm being open to you na what I'm doing is, I'm building an audience. That is one, if you want to Actually, maganda yung ano mo, yung purpose mo. Ako nga, sa totoo lang, marami kasing, ito simula nung nag-quarantine tayo, nung nagkaroon ng ganyan, ng quarantine. Siyempre, ang daming ad breaks, feed sa ano mo na, usually mga talagang mga paid ads talaga ng mga Pilipino freelancer na na-coach, ganun. Pero persuasive in a sense yung kanila kasi may mga video eh, may pinapakita, ganun. May pinapakitang figure, ganun, may pinapakitang mga achievements. Pero kapag pag beginner ka, mapapa-enroll ka. Pero ako talaga, ang tagal ko talagang pinag-iisipan. Sabi ko, ang dami kasi syempre ganun kasi ang algorithm ng Facebook eh, kapag yun yung interest mo, yun ipapakita sa iyo. So ang daming feed. So parang anak, pero kahit ang gaganda ng achievement nila, 'di ba? Hindi, ayaw ko kasi bukod sa mayroon pa nga nag-sale eh, 2000 per se, yung 2000 buong course na. Pero parang kasi baka hindi naman talaga to swak sa akin kasi baka hindi ito yung kahinahanap ko. Hindi ito yung hinahanap ko kasi hindi ko makita yung yung kapag 'di ba kiniklik mo usually may mga lumalabas kasi pag nag-click ka, may kahit papaano may mga binibigay silang idea kung ano ba yung course na yun, may pinapaliwanag ganun. So yung parang yun nga, copywriting yun. So, ipapakita, inaano nila kung ano yung ano. Pero hindi ko talaga makita kung ito ba talaga yun. Ito ba talaga yung kailangan ko. Kasi,
wala nga, ano na nga, puro ano na nga, pag sa social media, mga, usually mga, wala pa nga silang ino-offer na ano dun eh, na LinkedIn eh. Hindi pa kasama yung LinkedIn dun, pero magbabayad ka ng course. Yung mga ganun, ganito, yung mga technical. Usually, ang i-ano lang nila sa'yo, Twitter, YouTube, Instagram, ganun. So, hindi pa kasama masyado yung, hindi pa kasama masyado hira. Parang wala pa nga ako nakitang ganun na ano. So, parang, ang pinaka talagang na ano ko, na-realize ko ngayon is yung copywriting, yung ano, importante. Which is, hindi ko pa siya nakikita sa feed ko na may nag, ano, na ganun, na nag-offer ng copywriting. Because copywriting. Kasi karamihan. Because, oh, karamihan. Go. Oh, karamihan kasi Facebook ads. Although gusto ko siyang i-enroll kasi gusto ko matuto ng deeper. Kaso sabi ko, kahit pala deeper yung matutunan ko sa Facebook ads, kung hindi ako marunong sa copywriting, wala din. So, ano pa ba yung nakikita ko? Amazon. Pero parang okay siya. Kasi kailangan ko napipersuade kasi parang ang daming job opening ng Amazon. Medyo malaki din, okay din naman yung mga offers. Pero parang ito ba talaga yung ano ko gusto kong gawin? Kasi magpa-product listing ka. Parang hindi ko yung ano, hindi ko magpa-product. Magpa-product listing ako. Magiging masaya ba ako dun kahit ano, ganun. So, yun nga. So, nung nag-ano ka, nag-friend request ka, nakita ko social media, hindi ko naman naisip yung copywriting. Hindi ko yung naisip. Basta na, wala namang nakalagay dun sa profile mo na copywriter. Because I don't, because copywriter is, pag, mahirap kasi pag kiniklaim mo eh. Ano mo yan? Oo. Pag kiniklaim, mahirap kasi pag kiniklaim mo na magaling kasi isang bagay. Mm-hmm. May expectation. Mataas. But for me, I want them to feel that this is what I'm doing without even them knowing. Mm-hmm. Not to psychological attack them, mm-mm, but to make sure that they will, that their lives will going to change for good. Kasi I can use it for bad things eh. Nakakatulong ba yung ano? Kasi ako, yung social media ko, actually madami na kasi akong na kasi dahil sa Facebook ads kasi ako usually yung mga clients syempre kapag admin ka din ng Facebook ads kapag na-ban yung account ay most likely yung account mo mababan din. So madami ako na account. Madami na akong accounts na disabled, na ban, suspended, or ganun. Pero mas marami yung disabled. So hanggang ngayon hindi ko siya na-recover. So ngayon, ang tanong ko lang, kung nakakatulong ba na ilalagay mo sa social media? Kasi ako hindi talaga ako mahili maglagay ng sa profile ng dito ako nag-work, dito ako nag-ano, ganun. Dito ako nag-work, ito yung work ko dito, ito yung gano'n. As in, wala ka makikitang gano'n sa akin. Hindi ko nga nilalagay doon yung naging, as in, kahit anong work. Ako nilalagay ko lang yung at least para ma-check ng tao kung ano yung ginagawa ko. At least, kasi social proof din yun eh. Kasi, ako naman, yung ano ko naman, since ikaw kasi ano ka, nag-build ka ng audience, no? Mm-hmm. So, ako naman, iniisip ko kung nakakatulong ba. Kasi yung mga client, di ba may mga client ang hihingi ng Facebook link, profile. So, nakakatulong ba yun sa client na nilalagay mo din yung previous, ano mo dun? Ganun? Nakakatulong siya. Yung social, ilalagay mo yung sa Facebook mo? Pwede. Oo, yung, halimbawa, na-hire ka ngayon, ilalagay mo na. Kasi parang minsan kasi, kaya ayoko maglagay ng ganun dahil, maraming reason, personal reasons na kaya hindi ko din siya nilalagay. Kung may iniisip ko, magugawa kaya ako ng ibang account? Okay lang ba yun? Na para doon? Para doon lang? Pwede. Para at least yung mag-a-add ka ng mga business owners. Yun lang yung oo, demographic. Yung hindi na yung makasama yung mga friends na medyo para, judgmental. ako, wala akong friends na judgmental. Kasi parang ano, minsan, ang ano ba, pa, o kaya baka may sabihin basta hindi, ayoko lang ng ano, yung may iba pa rin akong reason maliban dyan, pero kaya hindi ko talaga siya, ayoko talaga mag-post. Hanggat maaari nga ayoko mag-post. Yung iba kasi nag-post sila to inspire, ganito yung natanggap ko, ganito ganyan. May mga ganun eh, may mga figure na ganun.
Ayoko din ng ganun kasi may parang hindi din siya for security reason or whatever ng mga ano. May ibang mga dahilan, kumbaga hindi lang yung may mga judgmental na tao, pero isama na natin yun, yung mga ganun. Kasama na yung sa buhay. Ako, pero, sa social media ko na gamit ko ngayon, wala akong pakialam talaga kung ano yung post ko. Napakita ko yung sahod. Pero yan, personal account mo yan. Hindi. Okay. This is my account for me to build. Mm-mm. Kasi may mga iba naman akong Facebook accounts na pwede kong gamitin. So kasi itong Facebook ko na to, ayoko talaga siyang gamitin. Hangga't maaaring ayoko tong gamitin na pang kahit sa Facebook ads kasi pag na-disable na wala na ako kasi ginagamit ko siya sa online business ko eh. Mm-hmm. Ang online business ko naman organic naman siya, hindi naman tal never pa akong nag-paid ad. Hindi naman ako nagpi-paid ad sa online business ko. Mm-hmm. Organic lang connection, ganun lang. Yun. So dapat gagawa ako ng ibang account para doon. Parang gusto nga kitang gayahin eh. Ganun eh. Sabi ko, okay. para may ang tawag doon, i-duplicate ko. Kasi alam mo, kumbaga, sinabi ko na sa'yo eh, wala akong hinahide. Like, kung sino man yung nakikinig dito, guys, kung may nakikinig pa na nasa 1 hour or 30 minutes na hindi nag-stop talaga. Yun ang sinasabi ang ko, ano kasi, sinasabi ko sa inyo. Naniniwala kasi ako na the more familiar ka sa isang tao, the more na naging judgmental ka. So, usually, talaga sa business, kung sino yung nag-support sa'yo, sila yung mga stranger. Ang unang nagsusupport talaga, bumibili sa akin. Ako kasi syempre nagtitinda ako. Unang bibili sa akin, magpo-post ako sa Facebook. Walang bibili na friends ko. Ang unang bibili sa niya, yung mga usually, kailangan i-public ko siya. Ang usually bibili sa akin doon, hindi ko alam, bakit hindi ba bumibili yung friends ko? Bumibili dun sa kabila, sa ganito. Hindi ko naman ninanako yung pera nila, papalitan ko naman ng product. Yung parang ganun. Minsan, tsaka alam mo yun, gusto ko lang siya gamitin for personal business. Pero i-relate ko siya dun sa, dito, sa freelancing, parang siguro kailangan gumawa ako ng ibang account. Tama ba? Pwede mong gawin yan. Pero ako, minsan, mas nakakatuwa. Pag mas may babati may ko basher. Sa'yo. Oo, yung bashers. Kasi yung basher kasi, publicity din yun. Oo, nakaka- dumada. Uma-up yun sa newsfeed, eh, kahit nagbabash lang. Tama. So, depende sa'yo. Depende sa ano mo. Pero ako kasi, if you're going to build an audience, Don't put some relatives there. Don't put your friends. Oh, yun nga. Kasi may sana build your community na walang against personal. Yung against nila yung personal. Kasi minsan para yung kunyari, hindi ka nag-agree sa akin, 'di ba? Hindi ka nag-agree sa akin. At least hindi ka nag-agree sa idea ko, hindi nag-agree sa personal ko. Oh, ano ba yung pinost mo na yun? Bakit ganun ang salita mo? Sabi yung nanay ko. Biglang ganun. Ay, ganun. Ang ginawa ko na lang, anong tawag ito? Hindi, dapat maging proud ka na nag-react siya. Kasi you're doing the right thing, eh. Nag-create siya ng emotion, eh. Oh. As a copywriter, mas maganda para sa akin yun. Kasi na-hit ko sila by ano eh, di ba? Na-hit mo yung gut nila, na-hit mo yung internal nila, hindi yung utak. Yung internal. Di ba? Pag naiinis ka sa isang tao, yung nararamdaman mo, di ba, sa chan, sa... Emotion kasi ang tinatarget pag sa marketing eh. Emotion ng tao. So, kailangan kong sabihin siya kanila yung kalaban nila, yung mga kalaban mo, ako yung kakampi mo, ganun. Ako yung kakampi mo, ito yung mga kalaban natin. Ha? Mm-hmm. Parang, may kakampi ka, may mag-guide sa'yo. For good, ha? Hindi for bad. Kasi yun kasi, yun kasi yung turo sa akin ng mentor ko, you have been trained,
Diba? But you do it for good. You persuade people for good, not for bad. So, yun. Ang haba na ng call. This is the longest call. Longest ba to? Patuli na natin. Baka yung manunood okay sa YouTube bang sawa na. Sabi, ang haba naman. Tama uh-huh na. Hindi, meron ako nakasubscribe talagang pinapanood nila na isang... Mm-hmm. Kasi, ano to eh. Kumbaga, hindi lang ikaw natututo dito. Hindi lang ako. Sila. Nakikita kasi hello nila sa mga subscriber ni Chad. Oh, hindi, I mean, maririnig nila kasi both people. Like, if you're a beginner, sila, hindi nila alam yung ginagalawa natin. Mm-hmm. Curious sila kung ano yung mga sasabihin natin. Mm-hmm. So, ay, Amazon VA pala siya. Parang e-commerce siya. Tapos si Chad ganito. Ano yung ginagawa niya? Mm-hmm. So, nasa isip nila. Na-visionize nila. Ah, yun pala. Nagbibenta pala siya ng ganun. Mm-mm. So, nakakatulong para sa kanila. Yun. Mm-mm. Nakakatulong para sa... Ganun din ako dati nagsisimula eh. Nakikinig ako sa mga webinar, ganun. Mm-mm. So, actually, yung mga webinar naman, ewan ko lang kung tama yung ano ko ha, yung observation ko. Pagdating sa webinar, parang mas na madali ako makarelate sa webinar kapag yung nagsasalita ay Pilipino kaysa sa ano sa although yung mga pinanood ko lahat ng mga client ko kasi may mga so, syempre di ba usually may mga video tutorial sila pero iba at yung video tutorial nila talagang very realistic din kung ano yung iaano mo na lang siya gagawin mo na lang siya as action. Mm-hmm. Hindi kasulad ng mga webinar. Yung webinar, ang daming pasikot-sikot. Medyo theory yung dating. Kasi pag sa client, iba yung dating yung ng ano eh ng video tutorial ni client. Pag sinabi niya ito. May usually lahat naman ng clients ko, halos lahat sila masipag silang gumawa ng ano ng video tutorial or depende siguro, hindi ko rin alam. Ituturo nila siya kung ano gagawin mo. O tuturo nila kung ano yung lalo na kung may expectation kasi may expectation sila eh. Alam nila na kaya mong gawin, na alam nila na yun yung line mo, pero may expectation sila according dun sa kung ano yung gusto nila. So ito yung binibigyan kanila ng outline or instruction through video tutorial or videos ganun. So yun. So parang pag sa webinar, hindi ako masyadong ano sa webinar bukod sa mahaba siya. Ganun. Sakit sa ulo kasi para kasing nagse-seminar ka, hindi ka tulad nitong ginagawa natin. Like flow. Kaya ayoko ng group eh. Mm-mm. Pwede naman ako gumawa ng group, 'di ba? Pero ayoko, gusto ko one group meeting. Gusto ko one-on-one kasi each and every one of you have different position. So may beginner, mayroong expert, may isang yung isa 7 years na mas mataas pa yung experience sa akin. But still hindi naman tong call na sasabihin ko sa ako yung magaling, ikaw hindi eh. Mm-mm. No, I'm just the host. We engage. Diba? It's a call. You ask me what you want to know, I ask you what I want to know. This call doesn't really mean na ako yung mas magaling. Meron ka lang gustong matutunan sa akin, kaya ka nag-hop in sa call. But it doesn't mean na mas magaling ako sa'yo. Kasi pag webinar kasi, i-expert yan eh. Diba? Feeling mo, expert talaga sila. Feeling mo sila talaga yung ano. But to be honest, I coach coaches who do webinars. Yung mga iniisip ko naman, yung mga nagwe-webinar, sabi ko, itong mga nagwe-webinar, ba talaga bang ginagawa nila itong... Yun nga, dapat dinedemonstrate nila. Ako dinedemonstrate ko. Oo, kasi syempre nagsishare screen lang sila, nagaganto, nagpapakita ng mga data. Pero, hindi naman talaga... Yung iba kasi pag may, yung nakukuha, katulad nun,
para sa akin, mas marami ako natutunan doon sa client ko mismo, naging client ko, na-experience ko, tapos yun sa mga videos na share nila sa akin, na sila din mismo yung gumawa. Ganon. Na sila din mismo yung gumawa. Or minsan sa, ano, nag-share screen sila, tapos ito yung gagawin mo, ganito, ganyan. So, yung parang ganun. Parang mas madali ka pang matututo. Pero, although, yung mga webinar, nakakatulong naman siya. Pero, siguro dahil mainipin lang ako. Masyadong mahaba yung webinar. Hindi, syempre, maiinip ka kasi yung tao, baka hindi na-interesting. Diba? Kasi in order for you to teach, kailangan kasi i-entertain mo muna yung tao. Eh. Kailangan maaliw sila sa'yo. You cannot teach without entertaining them. And you cannot educate them without teaching them. Diba? Siguro ako at some point yung personality ko medyo nag-i-engage sa'yo. At some point. Yeah. Nag-ano ka, nakikipag-usap. At saka pag webinar kasi, hindi naman kasi siya one-on-one. Kasi syempre, ano, kaya walang ganito. Yung as in interaction na ano, na makapagtanong ka kaagad, ganun. Tapos parang, kasi may, sa usual sa webinar kasi, may mga point or may mga part na parang hindi mo na siya kailangan, pero kailangan mo siyang pagdaanan. Pero hindi mo na siya masyadong kailangan. So kapag ganito, pag mga one-on-one, kung ano lang talaga yung kailangan mo, yun yung tatanong mo, ganun. Kumbaga, ito kasi, ano to eh, wala lang, parang kapihan. Tanong ka, sagot ko. May tanong ako sa'yo, sagot ka. Ganun. Free flow conversation. Pero pag ano ba, yung itong yung ginagawa mong one-on-one, meron ka talaga nakakausap na as in, hindi pa sila as in newbie talaga. Newbie talaga, meron. So yun, pag nag-adjust ako doon, pag newbie talaga, sobra. Maraming tanong, ano? Ganon. Maraming tanong, tsaka yung mga tanong, like, hindi siya marunong, ano yung data, ano po yung data entry? Ah, ganito yan. May data, ilalagay ko sa Excel, in-enter ko. Data entry. Ganon. Yung sobrang basic na tanong, parang, ano po ba yung mga application na kailangan ko aralin? Ano po ba yung mga ano? Eh, syempre, naka-ready na yun. Frequently asked questions, mga application, copy-paste, mga ano. Hindi naman, di ko, parang just to give them something. Kasi, as a beginner, pag wala ka, kailangan kasi makuha na muna nila yung vision eh. Ma-envision nila yung sarili nila. Like, kung anong gusto nila. For them, by watching this call, may envision nila yung sarili nila. Ay, parang mas gusto ko yung Amazon BA kasi nagbebenta siya. Yun yung gusto ko. Or, mas gusto ko palang ginagawa ni Chad kasi mas gusto ko eh. Parang ang saya-saya niya eh. Parang ganun, di ba? Parang mas magandang puntahan na direction yan. Ako kasi kapag nagpo-post ako sa Facebook tapos may mga ano may yun yung may fulfillment eh kapag yung post mo ay may reaction, whatever reaction it has. May fulfillment, parang ganun. So, kasi siguro dahil nagpo-Facebook ads ako, masaya-masaya ako kapag yung ads namin, ang daming engagement, ganun. Tapos maraming link clicks, mga ganun. So, parang ang mga tao usually nga ay talagang depende sa content mo kung paano din sila nag-react or paano nag-engage. So, at saka isa sa natutunan ko din kasi sa Facebook, sa organic, the more na may nag-react, the more na may nagko-comment, negative man yan or positive man yan, it helps talaga. Mm-hmm. It helps sa post. So, kaya ako masipag akong mag-ano eh. Halimbawa may pinost ako sa marketplace. Masipag ako mag-reply. Kahit na, basta reply yan. Kasi minsan nakaranasan ko kasi ako buyer din ako. Nakaranasan ko na hindi ako nire-replyan. Sabi ko, sayang naman, hindi nag-reply. Kasi reply ka lang. Reply ka ng,
Basta kailangan ma-replyan mo siya. Kasi once na ni-replyan mo siya, nag-a-up kasi sa marketplace yung post mo eh. Uma-up siya. Mm-hmm. So, napakalaking tulong nung reply na ano. So, the more na may nare-replyan ka, the more na may pumapasok na ano na messages kasi nakikita nila yung ano mo eh, yung na, nasa top list yung ano yung post. So, ganun. Kumbaga, ano yan eh, depende kasi kung bakit tayo bumibili sa isang channel or isang tao eh. Hindi lang basta doon sa produkto, nasa tao. But, nasa customer service din. Oo, nasa tao. Kung gusto mo yung personality niya, gusto mo yung yung ginagawa niya, di ba? Tsaka ka bibili, hindi dahil maganda lang yung produkto. Mm-mm. Yun yung hindi nagigets ng iba eh. Like, people buy not just because of your service or your product. People buy because of you. Kasi anyone can sell you a house. Mm-mm. Pero bakit ka bibili sa doon? Or anyone, pwede kang kumain ng Chicken Joy sa Jollibee, sa McDonald's, sa KFC. Pero bakit sa KFC ka bumili? Mm-mm. Ito lang naman yung Chicken Joy na nilagay sa mantika. Mm-mm. Because it's really not the product or service. It's the person or the store. Kasi gusto mo yung the way they serve you, the way they talk, yung personality, nandun. Mm-mm. Diba? Oh, yun. Okay. Masyado na tayong mahaba. Okay. I really enjoyed that. I really enjoyed this conversation because... Thank you. Thank you sa time. Hindi lang ikaw yung nacha-challenge. Hindi lang ako yung nacha-challenge ka. Kumbaga, it's a back and forth conversation. I really appreciate it. And I hope kung sino man po yung nakikinig, kung nag-last talaga kayo ng 2 hours at nakikinig kayo ngayon, sana na-appreciate nyo din po yung visitor natin today. So, Marie, if you don't have any questions, I guess this is the time to part ways. Okay, thank you sa time. Okay. Anytime if you want to ask questions, you can send me a question on chat. Okay. Mm-mm. So pag may time ako, pwede kong sagutin, sasagutin ko. Mm-mm. Okay, and I thank hope you I so help much. You. All right. Thank you so much. Okay. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye.